Niyo na yung screen ko? Yes, sir. Kita na po. Okay. Gagamitin ko po yung exact presentation they use sa division para maayos po. Although I'll be magja-juggle ako dun sa iba't ibang presentations like yung mga PDF, ganon, and yung mga sample na kailangan nating i-prepare for the RPMS natin for this school year. And I can say na this year, madali po ang pag-prepare natin ng IPCRF kasi most of the things na kailangan natin i-include dito ay nagawa na po natin sila. Ibig sabihin, they are ready. Ilalagay na lang natin sila sa ating folder. And integrated na sila dun sa trabaho natin bilang mga teachers. Like for example, if you conduct your PTA meetings regularly, that's one. If you have your e-class records, that's another one. By this time, I hope meron na kayong individual development plan and a certification from your ICT coordinator. Halos yun lang, dun lang umiikot yung ating mga kailangang i-prepare because majority of the objectives dito ay nagpo-fall sila sa classroom observable indicator, COI sila, which means ma-observe sila during the COT. And the only thing you have to prepare dun sa mga objectives na yun will be your COT rating. Dalawa yan, isa sa third quarter at isa sa fourth quarter. Okay, moving on. Ito po yung mga topics natin, but I'm not gonna dwell too much dito sa cycle, legal basis. Magpo-focus tayo dun sa RPMS objectives. But I want you to realize yung importance ng RPMS and why we should invest dun sa ating rating. That's because slowly po, I'm not sure kung kailan nila ito i-implement, but sooner or later, kapag ka nag-start na tayo with the executive order, wherein meron na tayong provision for teacher 4 and to teacher 7 and master teacher 1 to master teacher 5. The only qualification that we have is your RPMS paper. Kasi it will require, like for example, gusto mong maging teacher 5. Maybe mag-require sila dun ng dapat meron kang 5 outstanding na COI at meron kang 5 outstanding na NCOI for you to qualify in that particular position. So ganun na po yung mangyayari. Kaya naman yung 3-year implementation ng RPMS is napaka-importante po na makumpleto natin ito dahil ito ang magiging basis ng ating reclassification once na yung executive order is napatupad na siya. Kung mapapansin natin dun sa new selection and merit system na ginagamit ng DepEd ngayon, naka-emphasize doon yung provision niya for teacher 4 to teacher 7 na kung saan ang gagamitin din po nila is under proficient teachers, yung kanilang magiging IPCRF. Now, so this is our memorandum. Meron na po akong Google Drive for this so you can access all the materials, including this memorandum. Nakalagay dito yung ating mga tools, nakalagay na din doon yung ating mga papers na gagamitin at lahat po ng template na gagamitin natin for this school year. The DepEd Memo Number 8, Series 2023. This is a multi-year guideline. What's good about this is hindi na tayo nagka-cram every year kasi this year nag-cram pa tayo kasi binigay lang nila to February, but next year definitely hindi na since meron na tayong provision for the RPMS for next school year up until 2025. Of course, this is in support of the DepEd Order Number 2, Series 2015, yung implementation ng RPMS in the Department of Education. Pero this year, mas structured na tayo. Mas ready na tayo kasi mas lifelong, pang matagalan yung mga targets natin this time. Lampasan ko na yung mga hindi importante. So, you have to be familiar po with this. Ayan, pag kulay green, definitely we are talking about the proficient teachers. Kapag kulay blue naman siya, highly proficient teachers.
yung ating tinutukoy. So every time na magpapasa tayo ng papel, basta green, proficient teachers yung mga yon. So same thing dun sa mga tool na ibibigay sa inyo, ganun din po ang mangyayari doon. And then sa mga blue naman, we are talking sa mga highly proficient teacher. Ma'am, itanong ko lang po, nag-ESAT na po ba yung school? Yes po, sir. Ah, okay. Very good. Mid-year po, nakapag mid-year naman na? Yes, sir. Okay. Now, these are the 37 indicators of the RPMS PPST. Ito yung mga kailangan nating bunuin for the next 3 years. At ito yung pwedeng maging determination kung paano tayo mapopromote. Kaya kailangan po nating mag-invest dito sa ating RPMS rating. Hindi lang siya rating na parang nakukuha natin at the end of the year. Although, ako I believe na hindi tayo madi-define ng dalawang COT, all the sacrifices of teachers. Kaya ako lagi ko ding sinasabi during class observation, pag nag-o-observe ako ng mga klase na more than the COT and classroom observation, we also take into account the data. Kung ano yung improvement in terms of MPS ng mga bata, in terms of the test results. Kasi majority, dun mo makikita yung impact ng classroom observation, kung nag-i-improve ba talaga si teacher based from the data na nakakalap niya sa klase. So, more than the COT, marami pang measure na pwedeng i-take into account yung ating mga rater sa pagkuha. But definitely, yung ginagawa nating COT can help us propel and improve our teaching practices. Now, for this school year, we have 14 indicators. Ayan sila. Yung mga nakakulay yellow na yan, yan yung ating mga 14 indicators. Ito po sila in summary. For this school year, as you can see, from objective number 1 to objective number 7, meron po, ito po ay mga classroom observable indicator, including number 9 and number 10. Which means, lahat ito, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung attachment. And then, mag-go over din tayo dun sa paano ba natin sila inimit sa classroom? Paano mo sila ipapakita? And then, meron tayong iilan. 5 lang yung non-classroom observable indicator. Now, ngayon pa lang, nire-remind ko na po na yung mga COI natin, yung mga classroom observable, may mga ma-observe lang ng third quarter dyan at may ma-observe lang ng fourth quarter. Baka po kasi aware na chikan mo yung isang COI, hindi naman pala siya pang third quarter or pang fourth quarter. During the encoding, magkakaroon po kayo ng problema. And then yung mga non-classroom observable indicators natin, pwede po tayong kumuha dyan ng evidence from first quarter hanggang fourth quarter. Meanwhile, dun sa COI, ang pwede lang pagkuhanan dyan po ay third quarter and fourth quarter. Now, kung hindi ka nakapag-COT ng third quarter, pwede kayong magkaroon ng arrangement ng inyong ni Ma'am Bermudo and the master teachers and head teachers na kung pwede, magdalawang beses ka ngayong fourth quarter, but at the same time, taking into account kung ano lang yung mga indicator na kailangan mong ipa-observe. Okay po? Hindi pwedeng parehong fourth quarter kasi yon. Kasi hindi ka magkakaroon ng grade doon sa ibang COI. Ayan. Ngayon, pupunta ako doon sa mismong tool natin. Ayan, ito. So let's start with the COI po. Ayan siya. So dito po ipapakita natin specifically ano yung mga kailangan nating i-prepare. And for example, itong applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas, paano ba natin siya ma-achieve sa ating classroom observation? I will also give you example kung paano nyo po yun ipapakita in lesson planning. Ganyan. So number 1 is applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Now, what are the attachments na kailangan nating ilagay dito? So the only thing na kailangan nyo pong i-attach dito is the classroom observation tool and the inter-observation agreement form kung dalawa po yung nag-observe sa inyo.
lagi kong ine-emphasize ito, ang depth ed, ang gusto niya, simple lang. So, hindi natin kailang, well, kung may picture ka, you can attach it. Pero ang sabi niya dito, the only means of verification na hinihingi niya is the COT, rating sheet. So, kung dalawa ang nag-observe sa'yo, yung dalawang COT plus the inter-observant observer agreement form. I'm not gonna dwell too much sa mga master teachers, but for master teachers, the only difference is meron po dapat attendance sheet na pinanood kayo while doing the classroom demonstration ng inyong mga hawak na teacher. For example, it's an English department. So, kailangan yung present lahat yung hawak mo na teachers in the English department. Kasi doon mo lang maipapakita yung modeling. So you're not just merely applying knowledge of content within and across curriculum pag master teacher ka, you model the objective. So kailangan pinapanood ka, kaya meron kang attachment ng attendance. Okay po? So dito, meron tayong 5-point scale na ginagamit. Okay? So from poor to outstanding. Ngayon, paano natin madidetermine yan? That will be on the tool na gagamitin natin sa COT. Meron naman tayo sa COT na level 3, 4, 5, 6, and 7. So, siya yung magdidetermine. Dalawa yung tinitingnan natin dyan, quality and efficiency. So, sa quality, this will be based on the rating na ibibigay po sa inyo ng inyong mga raters. Saglit lang. Saglit lang po, ano. Ayun. Pindot ko siya. Wait lang. Okay, ito. So, ito pong dito, alam naman natin yan, based siya sa COT. Ngayon, paano ka magkakaroon ng level 3, 4, 5, 6, and 7? So, meron po tayong sinusunod dyan na rubric. At ito po yung rubric na sinusunod natin. Ito siya. Ito, for teacher 1 to 3, for indicator number 1, ito po yung rubric na sinusunod natin, which is the appendix J.1 ng RPMS. Kaya bago po dapat tayo mag-conduct ng COT, teachers must be aware of this rubric. Kasi parang kapag nagbigay tayo ng performance test sa bata, dapat alam ng teacher what is expected of him. So, kailangan na-review nyo na po yung classroom observation tool from teacher 1 to 3, yung rubric for proficient teachers. So, ayan siya. So, meron tayong limang level dyan. So, ang counterpart niyan sa IPCRF, ito yung 1, 2, 3, 4, and 5. So, which means, kung ang nakuha mo, level 3, nag-organize ka lang. Limited yung range of loosely associated pedagogical aspects of the indicator. Meanwhile, kapag number 7 na yung nakuha mo, you integrate. Okay? So, ganun yung rubric level summary na ginagamit natin. So, for number 1, indicator number 1, applies knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Hindi ko na po i-discuss yung number 3 and number 4 kasi I think ang COT natin ay, ang process niya, kayo po ang pipili ng schedule because that's your right. Kayo ang pipili ng topic, kayo ang pipili ng week. So you can negotiate kung anong araw po kayo masi-COT at kayo po ang pipili kung ano yung topic na i-COT niyo. Yan po ay nakalagay sa mismong RPMS manual. But of course, nauunawaan ko rin yung schedule ng ating mga observers, specifically our principal, our HTs, and master teachers. You negotiate. Basta make sure that on the day of your classroom observation, you are ready. Kasi, since ikaw yung pumili ng date, ikaw ang pumili ng topic, you have so much time to prepare. And therefore, so much is expected of you. So, hindi ko na i-discuss yung number 3 and 4 kung paano siya makuha. But I will be dwelling in number 5, 6, and 7. By the way, yung indicator number 1, which is supplies knowledge of content within and across curriculum teaching areas, yan po ay mag-a-appear all throughout the multi-year assessment.
non-negotiable niyan. So yung integration natin ng iba't ibang knowledge in a particular topic, kasama po yan ng tatlong taon. So most probably, familiar na tayo dito sa objective na ko. Okay? So in order for you to get 3 in this particular objective, ang kailangan mo lang magawa is ma-demonstrate yung accurate and in-depth knowledge mo of the concept. Okay? So dapat there is an attempt to be responsive to student developmental learning needs. So you simply demonstrate mastery of the lesson, na-deliver mo yung topic, then you get 5. Ngayon, paano ka paano ka magkakaroon ng number 6? So kung titingnan natin, nagdagdag lang siya ng isang word, yung broad knowledge of all concepts. Which means, this is absolute. Lahat ng konsepto ng tinuturo mo in that particular topic, kailangan there is a mastery. And at the same time, nakakagawa ka ng meaningful connection across curriculum content. So dito, you make connection across curriculum content. Pwede akong mag-integrate ng math in English. Then I can get 5. Now, kailan nagiging meaningful yung pag-i-integrate natin? Nagiging meaningful siya if it makes sense. May kinalaman siya in your present lesson. So hindi lang tayo basta nag-i-integrate ng math and English. Hindi lang tayo basta nag-i-integrate ng araling panlipunan. Parang kumuha ko ng excerpt, a reading about araling panlipunan in teaching English, then yes, that is an integration, you get a 5. But is that meaningful? So nagiging meaningful yung integration natin if it makes sense. And then, nagkakaroon ka ng number 7 if the teacher applies high-level knowledge of content and pedagogy. Okay? And then, apart from the integration mo in the class, nagkakaroon ka din po dito ng individual or group learning needs within and across curriculum content area. So meaning, yung integration mo should be in groups depending on the needs of the learners. Let's say, for example, in a particular subject, you have different types of learners. Meron kang mga learner na kung saan they are visual learners. And then meron kang mga learners na bodily kinesthetic. So in order for you to get 7, when you integrate a particular lesson doon, dapat nakikater yung mga learners mo with who are visual learners, nakikater yung mga bodily kinesthetic natin ng mga estudyante. Although we have a rubric po, nakasalalay pa rin at the end of the day, dun sa subjective understanding ng ating mga evaluator and rater kung paano nila i-determine itong rubric na to. But definitely, itong rubric na to, it's easy to understand kasi meron pa siyang mga features of practice na kailangan nating pondaan. For example, in number 7, the teacher applies extensive knowledge of content beyond is her area of specialization. So for example, math major ka, but you can tell that you that the teacher can speak well with good grammar, ganyan. So that extends his knowledge dun sa topic na yon. And then, sabi niya pa dito, if the teacher motivates learners to investigate the content area to expand their knowledge and satisfy their natural curiosity dun sa subject. So there are certain features of practices po na kailangan nating i-take into account. At the same time, dinidefine dito yung mga clarifications. So for example, yung broad knowledge dito. Ano yung ibig sabihin niya? Knowledge within and across curriculum content areas. Okay? So meaning we are pertaining dun sa mga kakayahan ng teacher na meron siyang mastery in the different contents of the curriculum. So ngayon, we are using MELT. So dapat you are aware na ang ginagamit ng mga teachers is MELT. And if you are using MELT, ano po yung isa sa mga bagay na kailangan nating tandaan when we formulate our objectives
in lesson plan making. If you remember, dapat nag-a-unpack tayo ng objectives. So if a teacher can unpack objectives, so that is an indicator na mayroong broad knowledge yung teacher within and across curriculum content areas. So yun yung mga tinitingnan natin doon. So kailangan po nag-a-unpack kayo ng mga learning objectives if you are using MEL. And then meron naman dito, kailan natin sinasabi na in-depth knowledge yung kakayahan ni teacher. Meron siyang foundational knowledge in finer details within the curriculum and content area. So guided tayo dito. Kaya nga before ka mag-COT, kailangan you are aware of the concepts, the features of practice, and yung indicator na nandito sa atin. Now, I will give you an example, kunwari lang. Paano natin ipapakita yon sa klase? For example, paano mo maipapakita dun sa lesson plan mo? This is important kasi po, magdudwell lang tayo ng mahaba sa objective number one kasi all the classroom observable indicator have the same process kung paano natin sila gagawin. Mamaya direct na. I just want you to see kung ano natin, paano siya as a whole. Yung lesson planning, ganyan, it's importante po kasi eh. Minsan kasi, meron kang gustong mangyari dun sa lesson mo and then hindi siya nakukuha nung mga ano, hindi siya nakukuha nung inyong observer kasi hindi naman siya aware na yun pala yung gusto mong mangyari. So, hanapin ko lang po yung file ko. Saglit lang. Dahil tinapos ko na po yung aking IPCRF. For example, dito. In lesson planning, so, ayan. Kung mapapansin nyo, meron akong nakalagay dito na annotation. Dito sa bandang part na to. So, for example, for this particular part, reviewing previous lesson or presenting the new lesson. So, dyan, ang target ko is to show na meron akong kakayahan to model the indicator number 4, which is exhibited effective and constructive behavior management skills by applying a positive and non-violent discipline to ensure learning focused environment. And then meron akong explanation dito sa MOV na ito. Ayan siya. MOV. Classroom management was strengthened by catching the interest of the learners using a motivation that will let them anticipate and focus. So see, nakalagay dyan kung anong specific indicator. So if yung target mo is yung indicator number 1, ayan siya. Modeled effective applications of content knowledge within and across curriculum teaching areas. So ang ginawa ko dito is integration of an English learning competency. Tapos kinuha ko kung anong competency yon. Infer meaning of borrowed words through context clues. Because I have that particular activity. And as you can see, that is for engaging. Pero I have other activities dyan na nilagay. Okay? Ayan, so meron na naman dito sa activity 3, yung hot jog. So nakalagay pa rin siya dyan. Indicator number 1, modeled effective applications of content knowledge within and across curriculum teaching areas. And then yung MOV, activity 3. Kasi po, minsan, baka hindi yan makikita ng observer mo kung wala kang annotations. Kaya napakahalaga po na in our lesson planning pa lang, nakalagay na doon kung saan natin ilalam, kung anong part ng IPCRF mo ang tinatarget mo. So meron ka dapat annotations and PPST indicators dito na pwede nyo, to be observed during the demonstration. Malaking tulong po ito kasi alam mismo ng observer mo kung ano ang titingnan niya while you are observing. Ayan. So far po, meron po tayong tanong. May question daw. Anything? Wala daw, sir. Oh, sige, you can park your questions na lang and then let's entertain them later. So, ganun po siya. Ganun siyang mag-a-appear sa ating lesson planning.
dapat yung buong lesson plan mo, you divide it into chunks. Okay, dito ko ilalagay yung indicator number one, dito ko ilalagay yung indicator number two. Okay, now let's proceed to the next one. Dun po sa classroom observation, objective number two, ayan, same thing pa rin po dito. For objective number two, the only thing that you need to prepare is COT. But this time, the objective is use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy. So itong particular objective na po ito, there is ano, misconception na pag sinabi mong literacy and numeracy yung integration niya, achievement in literacy and numeracy, ang mga teachers, they thought na we are only dealing with mga non-readers, mga non-numerates, hindi po. Dito sa particular objective na ito, ma-achieve natin siya by integrating activities in numeracy and literacy. Not necessarily na grade 8 ako tapos magtuturo ako ng pagbabasa sa klase while I'm discussing, for example, algebra, habang nag-discuss ka ng algebra, and then kailangan mo bang magsingit doon ng certain competency in literacy, like CVC patterns, ganyan, hindi po. Ne? So yung tinutukoy na literacy and numeracy skills dito, ito yung mga skills like, for example, kapag meron kang present na problem in mathematics, and then you let the students identify the given, you let the students identify what is asked, that is actually a literacy skill, noting details. So that is an integration of literacy skills in teaching mathematics. And then if you are teaching araling panlipunan at nagpabasa ka sa mga bata, and then nagkaroon kayo ng sequencing events, asking the students kung ano yung mga nangyari prior sa isang event, then that is a skill in literacy na nagpo-fall po siya sa, na nagpo-fall siya under sequencing events. So yun yung mga kailangan natin i-take into account. In mathematics naman, if the student perform arithmetic operation in class, like for example, ang subject mo is about entrap, tapos yung simpleng pagsukle, ganon. Sa amin kasi sa elementary, ganon. So that is already, ano, that is already integration of numeracy skills. Not necessarily na magpapabasa ka dyan, magpapamath ka. But it should be flawlessly integrated with your lesson. So again, in number two, the only thing you need to prepare is the classroom observation tool. Pero may babalikan lang ako saglit dun sa presentation kanina. Nandito siya. For fourth quarter po, ayan, ito ta. For third quarter, 1 to 6 lang po ang i-observe natin sa mga teachers. So definitely yung number 7, number 8, and number 9, hindi po yan kailangan i-take into account sa third quarter. So ngayong fourth quarter, meron lang po tayong 1, 2, 3, and 7, 8, 9. So hindi po titingnan yung 4, 5, and 6 na yung fourth quarter. Lagi po nating tatandaan yun, ha? Kung yung objective for third quarter siya, third quarter lang siya. Kung ang objective for fourth quarter lang siya. But there are non-negotiable tulad nitong CO1 to CO3. Meanwhile, itong CO1 and COI2, mag-a-appear yan all throughout. Hindi po yan mawawala. And then next. Balik tayo dito. So ayan, for number two, paano ba natin siya ma-achieve? Ito siya. Tingnan lang natin yung rubrics. Pasadahan na lang natin. Hindi, I'm not gonna dwell too much on this. For indicator number two, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So in order for you to get 5, the teacher frequently applies relevant strategies that enhance learner's literacy or numeracy skills. So pag sinabi nating frequently, it occurs oftentimes in the duration of the lesson. So madalas siyang nangyayari. Okay?
nakakapag-integrate ka ng literacy and numeracy skills sa mga bata. Madalas. So you get 5. And then in number 6, the teacher consistently applies relevant strategies that enhance learners' literacy and numeracy skills. So what is the difference between frequently and consistently? Pag sinabi natin consistently, it is constantly happening in the duration of the lesson. Hindi siya oftentimes. Palagi siya, constant siya, part siya ng lesson mo. Meaning, not just in one part of a lesson, but in the different parts of a lesson. Consistent siya, nandun siya. Yung integration niyo ng literacy and numeracy skills. And number 7, the teacher integrates well-connected teaching strategies that promote individual and group learners, critical literacy and or critical numeracy skills. So dito, we're not just simply applying a certain strategy, pero nai-integrate natin ang iba't ibang klase ng strategy sa pagtuturo at nakokonect natin yon sa achievement ng bata in literacy and numeracy skills. For example, positive use of ICT. ICT tool, ang paggamit ng ICT is a strategy. Okay? So you have a material, pre-prepare mo siya, nag-prepare ka ng game. So that's one strategy. Ngayon, paano ko yun integrate with other strategies? There is another strategy that you call active learning. So dapat, yung pre-prepare mo ni ICT, it will allow the students to question their own learning. So pag yung bata, they participated with your activity at nakipag-interact sila sa material na ginawa mo, then that is an active learning. So there are two strategies that you integrated well, that are well connected. The first one is ICT, and then the other one is active learning. Kasi po majority sa atin, pag ginamit natin yung ICT, akala natin, pag nag-present ka using PowerPoint presentation, that is already the positive use of ICT. No, walang pinagkaiba yung paggamit mo ng laptop and projector sa Manila paper. If your purpose is to simply project, walang pinagkaiba yung sa nagsulat ka sa Manila paper. So nagiging positive use of ICT siya when your students are able to interact with the material. So pwede kang gumawa ng games, pwede kang gumamit ng mga interactive games during your lessons. And po, mamaya maybe I can give you an example ng mga ginagamit namin, or sige right now. For example, in ICT po kami, we have our subscription dito sa wordwall.net. Hello, sir. No, wala. I disconnect. Hello, sir. I'm sorry, in-exit ko pala siya. Sige ba, sir? Sorry. Okay lang pa.
Akala ko na wala kang internet. So where I was kanina bago ko na ano? Interactive. Ay, interactive. Ah, pa daw. Ayan, nakikita niyo na po yung screen ngayon. Ayan. Sir, kita niyo yung screen, Sir Glenn? Yes, sir. This is Maria's post. Okay. So this one, itong worldwall.net po, this is one of the subscription na meron kami sa school. Binabayaran ito ng canteen. It's 210 pesos a month. Para yung mga teachers, they can create their own interactives at the same time. Napapadali yung buhay ng mga teachers kasi they don't have to create their own minsan. Mag-edit na lang sila dito. For example, this is your possessive pronouns, yung topic ng class. So, ayan. So dito, students can interact with the material. Pwede mo itong i-edit actually. Kapag meron kayong subscription, you simply click edit on the content. And then pwede ka nang gumawa ng sarili mong game, depending on the needs of your students. What's nice about this tool is, hindi mo kailangan mag-download to comply with your learning competencies. You can create your own game using the templates to comply with your learning competencies. So after mo magpaluto sa mga bata, you can convert them into quiz. And that's another strategy, the use of worksheets. Diba? Ayan siya. So pwede mo itong i-print and have your students answer them. Or pwede mo siyang gawing interactive games in different forms. Pwede gawing ito yung lahat ng klase ng games na pwede mong i-convert yung isang game. So that's how you make, going back, that's how you make connections between your teaching strategies. So that's only one example. There are lots of teaching strategies that we can combine together para po ma-achieve natin itong indicator number 2. Now let's proceed with number 3. Classroom observed applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. So dito naman po, we are still talking about the teaching strategies, but this time, yung critical and creative thinking ng bata at saka yung higher order thinking skills niya, yung ating dine-develop. Same thing, ang kailangan nyo lang po dito is the classroom observation tool na ibibigay sa inyo ng inyong mga observers. Now, let's proceed with the rubrics for indicator number 3. Ayan. So dito, it has something to do with the way you ask your students. So if you remember yung sinabi ko kanina, active learning, darating sa point na kapag yung mga bata, they think critically, they question their own learning, and they will cite their own questions. But sometimes it's difficult. Kasi mismong yung mga tanong natin, pag tinanong mo yung mga bata, may tanong, lagi sasabihin nila, walang tanong. So if that's the case, kailangan mong mag-elicit ng response sa mga bata. Doon po pumapasok yung critical and creative thinking at pagbibigay natin ng mga questions, the hots. They elicit higher order thinking skills. So in order for you to get 5, so the teacher employs a range of targeted follow-up questions and activities that encourage learners to explain, demonstrate, and use ideas learned. So makikita natin dito, nagpa-follow-up ka lang ng mga questions and activities para ma-encourage yung bata to explain. So when you ask a question, there is a follow-up question. When you tell a story, there is a follow-up question. Then you get 5. Now, paano ka naman makakakuha ng 6? So yung mga tanong na ito, para lang silang mga, hindi naman sila straightforward questions, pero parang predictable, hindi challenging. Hindi siya nagre-require sa bata na mag-isip, para mga obvious facts, parang ganon. Ngayon, in order for you to get 6, the teacher challenges learners to justify their thinking and successfully engages most learners in the discussion. So dito po, kung mapapansin natin, yung bata, they have their own ideas, and you challenge that para ma-engage sila sa klase. So dapat, doon napapasok dapat yung active learning when students ask you questions. You elicit their ideas and then i-challenge mo yun. Nagpo-probe na yung mga bata dito. And in number 7, in order for you to get that,
The teacher provides a broad range of questions and activities, including those of higher ordering that challenge learners to analyze their thinking to promote deeper understanding. So dito, yung mga bata, they compare and contrast their ideas because they have plenty of ideas in their heads. So dapat makapag-compare na sila dito and makapag-contrast na sila ng mga ideas nila. And then they can also synthesize ideas. They can summarize information within or across disciplines. So makikita natin doon na dapat observe natin na yung mga bata, they are not just merely sitting there, they are part of the lesson. Kaya nga dito kapag number 7 na yung teacher, hindi na siya nagtuturo. They only facilitate. Pag ganito na yung level ng ating pinapakita. And then let's proceed to objective number 4. Ayan. Manage classroom structure to engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environment. So again, ito, wala po itong pinagkaiba sa iba. COT pa rin yung kailangan nating i-prepare dito. But it has something to do with your classroom structuring. So kung paano po natin in-structure yung ating classroom. So paano ba natin yan maipapakita during COT? So una, pakihan ko po ng konti. Ayan. So to get 5 dito, the teacher employs a range of targeted, number 4 pala, sorry. Ayan, number 4 pala. Now, manages classroom structure to engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical and learning environments. Dito, I understand naman na hindi malalaki yung mga classroom sa DepEd. And sometimes, talagang sobrang dami ng mga estudyante sa classroom. Kaya naman, hindi natin maiwasan na full pack talaga yung classroom natin. But still, these are the expectations. So in order for you to get 5, the teacher manages classroom structure and engages most learners in meaningful exploration, discovery, and hands-on learning activities within a range of physical learner learning environments. So dito kung mapapansin natin, engages most learners. So ibig sabihin, if majority of your learners meron silang ginagawang meaningful exploration, discovery, and hands-on learning activities, then you get 5. But if all your learners are engaged in meaningful exploration, discovery, and hands-on learning activities, then you get 6. But, kailan ka nakakakuha ng 7? So the difference is, this time, the teacher organizes and maintains classroom structure and engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discovery, and hands-on learning activities. So dyan po, nakaspecify naman dito kung ano yung ibig sabihin ng mga yon. Yung hands-on learning activities, discovery learning, majority, some, most. Kailan ba natin sinasabi na may meaningful exploration? Ang sabi niya dito, activities that led to learners full understanding of concepts and how they relate to other concepts, specifically in their real life. Okay po, so dito, we're not just merely giving hands-on activities. Dapat they are within the needs and bounds of the students. So dapat meron kang group activities, meron kang individual activities. So it depends. And this has to do how you structure your classrooms. Kasi po, meron tayong different ways on how we can structure a classroom. Ako, most of the time, if my subject is in araling panlipunan, I arrange my classroom like a horseshoe, wherein I give opportunity to my students to speak anytime they want. Kasi I want interaction. But if my subject is in science, wherein we have laboratory, ganyan, gusto ko nag-work sa mga tables sa aming lab. Kung saan students can stand up, play with the materials na gagamitin namin. Kasi yun yung structure na fit doon sa classroom na yun. But again, hindi ko din masisi yung iba why they can't provide
proper classroom structuring kasi sobrang dami ng bata. So that's something na siguro yung mga observer natin can take into account sa mga bagay na gano'n. And then let's proceed to number 5. Manage learner behavior constructively by applying positive and non-violent discipline to ensure learning-focused environment. So yung number 5 po, hindi ito ma-observe sa fourth quarter. But still, i-discuss ko na ng mabilisan since hindi na rin ito ma-observe next year. So hindi ko na masyadong i-dwell yung 5, 6, 7. No? Pero dun sa number 5, dapat po dito, there is an application of positive and non-violent discipline to ensure learning-focused environment. Dito, napaka-importante po that we have attention getters sa mga estudyante natin. If you are familiar with whole brain approach, like when you say yes, yung mga bata, mag-respond na sila ng class. So that means you are getting their attention na. And then pwede din tayong gumamit dito ng verbal and non-verbal communication. Like, dapat alam ng mga bata, when you stood up in front, that means they need to listen. They need to look at you. So yun yung mga routine na kailangan natin binibuild sa mga bata. And then reinforcement is also one of the things na pwede natin gamitin in managing the behavior of the students positively. But hindi naman kailangan na external reinforcement all the time. So pwede rin mas okay na ma-develop natin yung intrinsic reinforcement na pwedeng makuha ng bata by being successful dun sa mga activities na ginagawa niya. Kasi no matter how small yung success ng bata sa classroom, that can give them motivation to continue at matuto pa. Okay? And then number 6 is the use of differentiated, developmentally appropriate learning experiences to address learners' genders, needs, strengths, interests, and experiences. Dito po, napaka-importante talaga nito. Yung pagbibigay natin ng developmentally appropriate learning experience to address learners' gender needs, strengths, and interests sa klase. Nandiyan na yung tinatawag natin na differentiated instruction. And kailangan we are aware of the examples na binibigay natin sa mga bata and sensitive enough pagdating sa tinatawag natin na ang pagiging gender responsive ng ating classroom. Dapat wala tayong mga bata na nadi-discriminate with the examples na ginagamit natin or whatever materials and experience na binibigay natin sa mga bata. And definitely with their interest, dapat nakaakma yung mga activities na binibigay natin sa kanila. And for number 6, it's COT tool pa rin po yung ginagamit natin dyan. And then for number 7, planned, managed, and implemented developmentally teaching and learning processes to meet the curriculum requirements and varied teaching options. So dito, again, COT pa rin yung ginagamit natin. The most important thing dito po is yung developmentally sequenced teaching and learning. So you must be aware of the proper sequence ng pagtuturo. Ito, isa sa mga observation ko in observing teachers, ang isa sa nakakalimutan nila is reading the objectives. That's really important. Dapat malaking nakaprint yan in front of your board before you begin the lesson, the objective of the lesson. Read it. Bago ka mag-preliminary, yung objective kailangan maibigay mo sa mga bata or after your preliminary at least, before your presentation. Kasi dapat alam ng bata what is expected of them. And then developmentally sequence yung teaching and learning. Hindi pwedeng mauna yung application mo bago yung presentation ng lesson. Hindi pwedeng mauna yung motivation bago yung review. But sabi ko nga kanina, dalawa yung tinitingnan dyan, quality and efficiency. Dahil sa kagustuhan nating maging maganda yung ating COT, we dwell too much motivation and review na kung saan nakakain na yung time. Lagi nating tatandaan po, very sensitive ang efficiency ng COT. If the objective was met within the allotted time, you get 5. But if the objective was met but the instruction exceeded the allotted time, 3 na yung score mo. Hindi man 4. Bawas ka na kaagad ng 2 puntos if lumagpas kahit 5 minutes lang
o hindi mo na-meet yung lesson mo in the allotted time. E napansin ko, tinitake natin as opportunity yung review and motivation to shine kasi mas marami tayong naiisip ng idea doon more than the presentation. So nagdudwell masyado. Minsan 50 minutes lang yung lesson, 30 minutes na siya nagmo-motivate ng bata. So dito, pagsak ka na dito sa efficiency. And then dito sa number 8, hindi yan ano. So number 9, selected, developed, organized, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT to address learning goals. So dito, class yung observation tool pa rin ito. And if I'm not mistaken, nasa third quarter pa rin itong objective na to. Okay? Third quarter pa rin yan. So hindi yan ma-observe sa atin. So dito, selected, developed, organized, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT to address learning goals. So meron tayong tatlo dyan, selection, development, and organization. Sir, kailangan ko bang gumawa palagi ng mga learning resources para makapuntos ako dito? No. Kaya nga tatlo yung pagpipilian mo eh. Pwedeng nag-select ka lang, nag-develop ka, o nag-organize ka lang. So ano yung mga ino-organize natin? Siyempre yung mga meron na tayo sa school. Ano yung sineselect natin? Other materials na pwede nating makuha, definitely, saan mo dapat kunin yan? Dapat sa mga sites din ng DepEd, just to make sure na quality assured yung material. Or you can use your own developed materials dito. Napaka-importante po na pagpili natin ng materials sa klase because that will define yung ating outcome, kung appropriate ba yung mga material na ginamit natin sa mga bata. And let's be careful dun sa paggamit natin ng mga materials because right now, napaka makapangyarihan po ng AI. Like, anything, they can extract from apps. Tulad ng ChatGPT, ganyan. So, ang daling gumawa, ang daling nilang makakuha. Even teachers, let's be cautious po sa mga ganon na gumagamit tayo ng AI para makagawa ng mga materials natin. Although, pwede naman as long as you read it kasi Western masyado yung ano nila eh. Western yung basis nila. So, as long as you contextualize it and you use it as a format, wala ka namang magiging problema. But as much as possible, let's be careful dun sa paggamit. Basta po all the time, no? Lagi nating tingnan yung ating rubric for this. And the number 10, design, selected, organized, and use diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. So dito naman, dapat very familiar tayo with, anong objective na yun? 5, 6, 7, 8. Ayan. 99 na. Ito. Design, selects, organizes, and uses diagnostic, formative, and summative assessment strategies. Ito, kamukha din siya ng objective natin kanina. But the only difference is this time we are talking about assessments. Maybe we are not aware, pero the moment na nag-ask ka ng question all throughout your lesson, that is part of your formative assessment. Kaya naman napaka-importante that we design properly kung saan natin ilalagay yon. When you ask a student, yung mga tanong mo na binabato sa kanila, yung mga critical questions, those are part of formative assessment. When you do a review, that's a diagnostic assessment. And then, although yung summative assessment, minsan, makikita lang natin yan once na nakatapos tayo ng isang unit or chapter. Pero ang madalas natin ginagamit at ma-observe is yung gamit ng diagnostic and formative assessment within the lesson. So kailan tayo makakakuha ng number 5 dyan? So nakakakuha tayo ng 5 dyan if the teacher provides a range of assessment strategies that address most of the learning goals. Okay? And then nagiging 6 if the teacher provides assessment strategies consistent with the curriculum requirements. Ano ba yung tinatawag na curriculum requirements dyan? Siyempre po, our Bible. So right now, ang ginagamit natin, MELC.
yun bang assessment strategies natin is aligned siya dun sa mga nire-require ng MELP. Kasi isa yun sa mga na-observe ko minsan. Dahil sa sobrang gustong maging maganda yung demonstration, kahit hindi na-aligned. Tandaan po natin, if the objective is a child should be able to define, dapat ang assessment mo nagde-define yung bata. Pag ang MELP mo select, magsi-select lang talaga ang bata sa assessment mo. If create, doon magki-create yung bata. So minsan, we feel na, oh, sige, magpapa-drawing ako kasi maganda. But if it's not, it is not consistent with the curriculum requirements, it doesn't make sense. Kasi hindi niya na-assess yung kailangan niyang ma-assess. So yun po yung ibig sabihin nito. And then number 7, the teacher integrates assessment strategies, engage learners in self and peer assessment. So dito po, pumapasok na dito yung mga assessment tulad ng paggamit ng rubrics na kung saan nagiging part yung student ng assessment. Assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning. So yung bata, pwede niyang i-assess yung sarili niya, that is self-assessment. Pwede niyang ipa-assess yung sarili niya, that is assessment sa peer assessment niya naman, and your assessment. Now, if there is an integration of these different types of assessment, then you get 7. Dito po sa particular objective na ito. Okay. Yun na pala yung mga classroom observable indicators. Ayan. Bago po tayo pumunta din sa mga non-classroom observable, meron po kayong tanong? Ginagamit po natin ito sa observation. Baka mamaya, our teachers will be expecting ratings of 6 and 7 na before we are doing that. But now, if we are going to follow those doon po sa ating performance indicator, makikita natin na hirap na bibigyan ng teacher ng ganung rating. Di ba, Sir Manny? Yes po. Actually, ma'am, sa amin, nire-require po nila ang video. Binibidyo po yung mga teacher during classroom observation kasi daw po kapag pumunta si ASTS at gusto nyo tingnan bakit yung teacher na to outstanding, merong ipapakita why as a basis. But the thing is, kung i-impose po yung pagbibidyo, lagi nating tatandaan na there should be a consent on the part of the teacher and a consent on the part of the student. Kasi if someone will take a video of you na nagde-demo ka, you are allowing them na maging part ka ng isang material. So, basta meron namang proper consent sa mga bata and sa teacher, pwede pong gawin yun. Kasi sa amin, ni-require nila, ma'am, yung nagde-video sila during classroom observation. Kasi gusto nilang i-review talaga, like, there is one school na nagpasa sila ng RPMS nila and all of them are outstanding. So, parang recently, in-emphasize ng DO na ito yung rubric. Ganito kalaki yung hinihingi ng number 7. Yes. Ganito yung number 6, ganito yung number 5. So, yun din po yung naging clarification namin before kami nag-start sa classroom observation na pwedeng iba yung maging culture now. Kasi lalo na po, sabi ko nga kanina, magiging mahigpit po itong qualification for the 7. Hiring. Promotion. Yeah, promotion. Hiring. Yeah, kaya that is one reason, sir, kaya nga we allow this to happen kasi siyempre, we are the raters. Rater ako ng mga master teacher. Tapos yung mga head teachers natin and the master teacher, rater ng math teacher. So it's so very easy for us to be giving such rating. Pero tulad nga, pagpapa-upload natin, although siyempre, pagdating sa teacher, school-based naman yun. But very definite ngayon, yung mga master teachers natin, ayaw naman sabihin na, ay, pag ganyan na, ayaw na namin mga O. Only kasi, nakikita natin, at saka ang RPMS kasi bago. Although, noon naman, nandiyan yung mga yan. But this time, talagang naging ano lang tayo, very focused and may emphasis talaga. Kaya, kailangan talaga natin matutunan ito. O, para siguro magtanong sila para ano? Yes, po. Sa yung po
upang ano, video consent should be written po from written po. Ano daw po, ma'am? Ay, yung consent po, bawa, mag-demo o mag-COP yung signature 1 to 3. Observe siya, kailangan po ba niya ng ano, yung video niya, kailangan written na yung permission niya na i-video siya. Written permissions. Actually, ma'am, it's a consent. It's a consent na hihingin sa kanya. Kapag hindi siya pumayag, then hindi po pwedeng i-video si teacher or any one of the students. Hindi sila pwedeng maging part ng demonstration teaching niya. Kung, alimbawa, pumayag si teacher na, sige, okay lang pong i-video ako, pero merong isang bata na hindi pumayag, so hindi siya pwedeng maging part ng demonstration. So, kaya nga, nilinaw po namin yun na there should be a consent kasi nagiging part po ng material yung tao pag ginawa natin yung video. And, it's a written consent, ma'am, yes. It's a written consent. Kailangan din po ng, ano, ng parent niya, di ba? Yes po. So, ang mangyayari, sir, actually ako, sabi ko, did you know that ngayon ako, na dapat video na, hindi na yung mga action pictures ka ako dati. Kaya nga mga activities namin, pinapavideo ko eh. Pero siyempre, mag-ano tayo sa mga requirements na ganun, talagang dapat may mga legal basis tayo dahil yung protocol ng Data Privacy Act, mga DepEd order on that. Ito kasi ayaw ko magsalta ng Sir Manny eh. Mga ganun. Sir Manny na isa yung Sir Manny namin na pang-famous genius. Ano kaya kuha natin doon? Although that is not official eh. Diba? Pero kung halimbawa, kung magre-require po kayo ng video at cellphone naman ni teacher yung gamit, at siya lang yung may copy, then it's okay. Pero kasi po, ang gusto nilang mangyari ata, ma'am, ilalagay sa isang Google Drive, tama po ba? Once kasi, ma'am, nilagay natin sa isang Google Drive, there is a particular permission that other people can access the video. So if it's for the purpose lang ng evidence at siya lang naman yung makakakita, kapag hiningi nyo lang, dun nyo lang kukunin, pwede naman po yun, pero sa amin po kasi, ma'am, in-emphasize talaga to ask consent talaga kapag naging material yung bata, naging part siya ng material. Yeah, kasi uso na talaga ngayon, kailangan naka, kung, di ba, yung nga mga applicant natin, may mga demo CD sila na pinapakita, di ba? Tapos din, kung tayo, implement na natin yung mga ganyan na may video-video, pero sabi mo nga, safe pag nasa teacher. Pag i-require na Google, siguro pagka questionable lang halimbawa na talagang, ito ba ito, kung outstanding, parang gano'n lang tayo. Ibig sabihin lang, mag-prepare talaga tayo, especially kung outstanding ang in-expect na rating. So, dapat yung consent kong dalawa, payag na payag kasi may aim ka eh, na maka-outstanding ka. So, as part of the support ng outstanding mo, meron ka dapat talagang video activity na naka-video or demo. Parang ganun ba yun, sir? Opo. Opo. Okay, siguro, pag wala na silang tanong, kasi medyo alam mo na, we can move on. Hoping na ganun. Sige, sir. Sa endpoint na po tayo, endpoint. Okay po. Punta na tayo dito. Actually, mabilis na lang po ito. Yes. Yung sa classroom observable naman, non-classroom observable. So ito po manggagaling siya mula first quarter hanggang fourth quarter po. Ne? So umpisahan natin dun sa objective number 8. Sabi niya dito, participated in collegial discussions that use teacher and learner feedback to enrich teaching practices. So meron ka pong apat na pagpipilian dyan. Diba po yung ating mga master teachers, nagkakandak sila ng LAC sessions, FGDs, and meetings. Kumuha lang kayo ng proof of attendance kung gusto nyong i-present is number 1. Any of the following po, hindi nyo po kailangan i-prepare lahat yung apat na ito. Kahit ano lang po sa apat na ito yung i-prepare nyo. And then yung minutes of LAC session, pwede kayong humingi nun, that is MOV number 2. Or MOV number 3, sabi niya dito, reflection notes of teachers on their demonstration of teaching practices following participation from LAC sessions, FGD meetings, and other collegial discussion that use teacher and learner feedback to reach teaching practice with proofs of attendance. Or any equivalent ALS form document that highlights the objective. Ngayon po dito,
makakakuha ka lang ng 5 kung ang ipipresent mo ay reflection notes. Tandaan po natin yun, ha. Makakakuha ka lang ng number 5 kung ang ipipresent natin is reflection notes. And sa number 4. Pero ano ba yung pinagkaiba ng 4 and 5? So dito, plan for enriched teaching practice based on last session. Nagplano ka. So dapat lumitaw yan sa reflection note mo. Pero kung nireflect mo lang yung mga natutunan mo sa last session, then that is 4 pa rin ang makukuha mo doon. Pero kung ang meron ka lang is minutes of the last session, tulad nito, nag-minutes ka kunwari, so 3 lang ang makukuha mo. So 1 lang ang makukuha mo kung attendance lang ang meron ka. Ay 2 lang ang makukuha mo. Ngayon, kung halimbawa pinili ko is number 3, ito po yung itsura nun. It's a reflection journal entry. Okay? Dito isulat mo lang kung anong last session yung ginawa nyo ng mga teachers. And then, mag-aano ka lang po dun. Titingnan mo kung paano mo in-apply yung natutunan mo dun sa last session na yun. Sa yung pagtuturo. So, kung ganito po yung evidence mo, para makakuha ka ng 4 o ng 5 sa timeliness, kailangan po buong quarter yan. Lahat ng quarter meron kang tig-isa. So, mula nung first quarter na nag-lock kayo, habulin mo na yon, gawa ka na ng journal entry mo doon sa mga yon. Reflection notes. Actually, ang reflection notes po, pwedeng hindi man siya nakatype. Pwedeng nakasulat lang siya sa notebook mo ngayon habang nagre-reflect ka during the last session. So, if I were you, since mid-year pa lang naman yan, balikan nyo na. Kung meron po kayong last session ng first quarter, pili kayo ng isa sa mga yon. Last session ng second quarter, third and fourth, gawan nyo po sila ng reflection notes. Kasi po dapat 4 yan in order to get 5. Ngayon, kung ayaw mong gumawa ng reflection notes, edi kunin mo yung attendance, meron kang 2. Kung umattend ka sa first quarter, yun lang ang meron kang 2 points. Meron kang 3 points kapag meron kang minutes of the collegial discussion. So kung nagmi-minutes yung master teacher, hingin mo lang yung minutes na yun at naka-assign ka sa attendance, meron kang 3. So ito po, kailangan natin i-take into account to. Across 4 quarters po yan. Mula first quarter hanggang fourth quarter. Reflection notes lang, parang ganito lang po siya. Nag-reflect ka lang. Pero syempre, i-rate yan ni ng ating rater kung nagplano ka ba, tin-apply mo, o nag-reflect ka lang. Para makakuha ka ng 4 or 5. Sila na pong bahala doon. That's number 8. Ang dali lang, diba? Number 8, reflection journey. And then number 11, any of the following, anyone. Tandaan po natin yun na anyone. Hindi lahat yan ipiprepare mo. Pili ka lang. Number 11, monitored and evaluated learner progress and achievement using attainment data. So dito, walang hinihingi yung 5, 4, 3, 2, 1 kahit saan dyan. Example, meron ka bang ILMP sa pagbabasa ng bata? If meron ka mula first quarter hanggang fourth quarter, kumuha ka ng 3. 3 bata sa first quarter, and then yung second quarter nilang ILMP, yung third quarter nilang ILMP, and yung fourth quarter na ILMP, then you get 5. Okay po. Sir, Manny. Yes, ma'am. Ay, napakadali niyang level, ano? Imagine, kunin mo lang ILMP ng bata, ano? No, first of all. Pero going back to yung una, 9 ba yun? Sa 9? Number 8 po. Okay. Paki-ano lang po. Para at least malinaw po sa kanila. Kasi ang mga ito, master teacher, ang yan, i-apply nila sa kanilang mga teachers, di po ba nai-rate? Opo. Ay kasi po sila hindi pa tayo mabot para alam nila pag sila naman nire-rate ko yung mahanapin mamaya pa yun. Pero I don't think makakabot tayo doon. Pero wala namang problema sa akin about that. At dito sabi niya sa number... Dun sa master teacher, i-go to do natin ng konti, mabilisan lang. Ah, okay, very good. Kasi siyempre, nenervous din mga ito, although wala naman ano. Kaya lang kasi, you know, yung time na nila ngayon eh, shortened time dahil Friday sila, 6 hours.
Inuna ko lang sa'yo, kaya nga rin ano kita. Eto, tignan mo, Sir Arano. In order to get A5, sabi niya, you planned. Dapat, sabihin nila yung teacher that they will be planning, sabi niya, an enriched teaching practice, di ba? Kahit meron siyang one. Dapat, meron kung walang nakasulat na ipa-plano niya yon, hindi siya makakuha ng 5, di ba? Opo, makakakuha lang siya, ma'am, dun sa 4 kasi nag-reflect lang siya pag ganun. Dapat, ma'am, pag binasa niyo po yung reflection notes niya, pinakita niya doon paano niya plinano yung isang lesson niya base kung base sa natutunan niya sa last session. Oh, kaya kailangan makita nila yon. Kasi yes, po, yun po yung itinan ng mga rater. Sige po, pinakita ko lang po ng ano sa mga raters natin. Go on po, para hindi manin yung oras. Thank you. And then we have number 11 po. Dito, in order to get 5, involve learners in monitoring and evaluation of their own progress and achievement. Okay, tingnan po natin na. In order for you to get 5, dapat involve ang mga learners. And then sa very satisfactory, nag-monitored ka lang and evaluated learner progress and achievement. Gumawa ka ng e-class record, yun lang. And then sa satisfactory, monitored and evaluate learner progress achievement based on the class attainment data. Dito kasi sa number 4, individual learner. So specific ka pa rin pa, bawat bata. Pero dito, class attainment data lang yung tinitingnan mo. And then dito sa number 2, monitored and evaluated learner progress and achievement based on existing grade level department learning area report. Paano po ba natin makikita na involved ang bata kung sa ating monitoring and evaluation in their own progress? Halimbawa, nagpa-exam ka. Nandito ba yung test? Ayan, sample of learner's output with reflection self-assessment. So dito po, masasabi natin na involved yung bata doon sa assessment na gagawin mo sa kanya if they have their own reflection. Okay po? And then, meron ka din ditong progress charts, anecdotal records ng mga bata. Di ba kapag nagbigay po tayo ng ano, nagbigay tayo ng disciplinary action sa bata, yung mga highlights, anumang achievement niya, or drastic changes na nakita mo, dapat nire-record mo yan sa anecdotal record niya. And then you consult the child. That is involvement ng bata. Individual learning monitoring plan, involved po ang bata dyan because directly, you are working with the kids. Peer assessment data, it's also one example. Ngayon, halimbawa, isa lang ang individual monitoring plan mo, edi maglagay ka ng isa pang peer assessment data. Pero yung mga iba po, like e-class record, saan po ito magpo-fall? Magpo-fall po ito sa number 4. Kasi e-class record will only show you na nagmo-monitor ka at nag-i-evaluate ka ng learner sa pamamagitan from an individual learner. Isa-isa sila, di ba? And then, pero din sa lesson plan showing index of mastery, class attainment data lang po yun. So number 3 lang ang points mo doon. And then, frequency of errors with identified least and most mastered skills, class attainment data lang po ito. Kung nakita niyo yung pagkakaiba nila, individual ILMP, involved learners yan, 5. Peer assessment data, 5 yan. Sample of learners reflection, 5 yan. Progress charts, anecdotal records, 5 yan. E-class record, 4 lang po yan. Lesson plan showing index mastery, 3 lang po yan. Frequency of errors with identified least most mastered skills, 3 lang po itong mga data na ito. So it depends po kung ano ang pipiliin yung ibigay sa mga to. Pero if I were you, ILMP na lang. Kasi required naman tayo. And then yung ILMP dapat po sa lahat ng quarter yung distributed. First quarter, second quarter, third quarter, hanggang fourth quarter. Sige, you can park all your questions and then mamaya anuhin natin sila. And then number 12, ito, napaka-importante po nito. Communicated promptly and clearly the learner's needs, progress, and achievement to key stakeholders, including parents, guardians. So again, any one of the following ang kailangan natin ibigay, but across all quarters siya. So ano ba yung mga objective na to?
test paper ng bata, pina-correct nyo sa mga chinek nyo, pinauwi sa bata, pinapirma sa magulang may date. That's one. And then yung minutes of meeting sa PTA across all quarters, first to fourth quarter. Report card ng bata na may signature all quarters. And then communication with key stakeholders, pwedeng mga chat or any communication you have, like letters, anecdotal record, yun yung mga kailangan natin. Ngayon, kailan ka makakakuha ng 5? Sustained, ito yung mga kailangan nating tandaan. Sustained engagement through regular communication of learners' needs, progress, and achievement to key stakeholders, including parents, as shown in the submitted MOV. Papasok ba dyan ang test paper? Yes. Definitely, papasok ang test paper dyan. Kasi directly, you are communicating with the parents. At ilang beses ba natin ginagawa ang lesson plan, ang pagpapatest sa mga bata all throughout the year? Di po ba? Apart from the quarter test, meron pa tayong formative assessment. If sustained yung practice ng teacher, then you get 5. Kaya nga po sabi ko itong mga to all throughout the year eh. So, syempre magkakandak dyan ng interview yung master teacher kung paano ka ba nakikipag-communicate sa mga magulang. Pero makakakuha ka lang ng 4 kung communicated promptly and really using various tools and strategies, learner's needs, alam, chinat mo lang siguro, ganon. So really, it depends on the understanding din ng mag-aano sa inyo, mag-re-rate. Basta be particular dito. Ano ba yung mga various tools and strategies po na pwede nating i-communicate sa parent yun? Pwedeng phone call, pwedeng chat, pwedeng in person, pwedeng meron kayong communication notebook ng bata. So you get 4. Pag ganun yung mga ginagamit mong communication. Okay? And then, so on and so forth na dito. Pero dapat po, cross all quarters pa rin yan. Kasi kung 4 na quarter, you get 5 sa timeliness, 4 dito kapag 3, 2 kapag 3, and 1 lang kapag 2. Ganun po siya. And then, number 3, makukuha mo kapag you are communicating promptly with the parent, only one strategy. Like yung tinitext mo lang ganyan, tapos hindi nag-respond, and parang wala lang nangyari, parang ganun lang. And then, pag hindi regular yung communication, ito lang yung makukuha mo. Basta po, ready all your evidence dito. Pag sinabi mo kasing sustained engagement, like, alimbawa, absent yung bata. Yung bata, under siya sa ILMP mo. Absent siya ng 2 days. Paano magiging sustained yung engagement mo? Dapat inalam mo bakit absent yung bata. Or at least meron kang attached na excuse letter ng bata and you are aware na absent yung bata doon. Again, ILMP is Individual Learning Monitoring Form. So anong ginawa mo dun sa absent niyang yun? Dapat magre-reflect din siya dun sa ILMP ng bata na yung bata is nag-under, went siya ng isang intervention para ma-feel yung wala siya. Okay? Basta ito po yung mga yun na kailangan nating i-prepare for this. Pili lang po kayo ng isa dyan or pwedeng mix. Isa first quarter yung ILMP, second quarter minutes of meetings, report card naman yung third quarter, ganyan. So yung report card actually, magpo-fall lang yun sa 4 or number 3. Depende dun sa pag, halimbawa, nag-minute mo lang ang parents every quarter, ganyan, you only communicate with them. So definitely, it's either 3 or 4 lang po yan magpo-fall. Sir Manny, yes po. Pag yung quizzes ko lang, diba, weekly may quizzes ako, tapos pinapapirm ako sa parents nila after ng quiz. Kasama na. Yes. Thank you, sir. Tapos pumipirma yung magulang? Yes, sir. Tapos with date po siya nun. Opo. And then, sir, another practice is, pag napansin mong bagsak lagi yung bata, that's also something you communicate with the parents. Doon siya nagiging sustained pa po lalo. Ay, sige po. Noted po. And then we also have 13, applied a personal philosophy of teaching that is learner-centered. Ayan. So dito, yung pinakita ko sa inyo kanina po,
reflection journal entry. Ito yon. Ganitong-ganito rin po yon. Ayan. Kasi po, ma'am, dito, dapat po yung mga master teacher natin nag-lock session sila about philosophy of teaching at kung paano po maia-apply yon ng mga teacher sa lesson planning. And then, ang magiging output ng mga teacher doon is a reflection journey, journal entry. So yung mga teacher, magre-reflect po sila doon sa lock session na yon, aalamin nila kung ano yung philosophy of teaching nila, the learner-centered, na kaya nilang i-apply sa pagtuturo. So dapat po may lock session ito kasi ihingin din po ito sa mga master teacher, yung lock session nila about the philosophy of teaching that is learner-centered. So dito po, at the end of the session nyo, during the lock session, kailangan ma-define mo, what is your philosophy of teaching? Are you a constructivist? So dito ang aking ginawa, ayan siya. Constructivism through active participation using varied activities reflected in lesson planning. Pero pwedeng personal ang ano mo, personal ang philosophy of teaching mo. For example, ang philosophy of teaching mo is the effective use of positive ICT in the classroom. So that is your philosophy. Kung ang philosophy mo sa teaching ay ang pagbibigay ng maraming drill sa bata, then that's your own philosophy. Basta ang lagi nating tatandaan dito, depending on the reflection journey, number 5, outstanding, submitted MOV that details the consistent involvement of learners in the teaching-learning process resulting from the application of a personal philosophy of teaching that is learner-centered. For example, ang philosophy ko sa pagtuturo is inquiry-based. At doon sa inquiry-based na yon, nakita yon sa reflection journey ko na lagi akong nag-i-inquire sa mga bata. I use higher order thinking questions to elicit response from the kids. And it is consistent involvement ng mga bata. Then I will get 5. Okay? San titingnan niya ni Master Teacher? Titingnan niya yan sa reflection journey niyo. Kung paano niyo pinapakita doon. So, kailangan detailed po yung reflection journey natin doon about your teaching philosophy. And then, sa number 4, reflects involvement of learners. And then number 3, shows the application of a personal philosophy. Pero walang reflection. Pinapakita mo lang paano mo in-apply yung inquiry-based. Pero hindi mo pinapakita doon na may reflection ng learners at paano nila na-apply. And then dito sa number 2, indicates a personal philosophy of teaching that is not learner-centered. Wala na yan. Wala nang score yung 2 and 1. So, 4 pong reflection journey yung ipiprepare nyo. First quarter, second quarter, third quarter, or fourth quarter. Kung mapapansin nyo po sa ranking ng Teacher 1, ganyan na rin po ngayon. TRF naman ang ginagawa nila doon, Teacher Reflection Form. Imagine, magbibigay ka ng points, napaka-subjective niya. Pero sabi ko nga, if you understand yung sa rubric na ginagamit natin, definitely, we can deliver. Number 14, sabi ni Sir Glenn kanina, nakapag-ano na kayo? Nakapag-individual development plan. So, siya niyan, magbibigay siya sa inyo ng certification from as an ICT. Okay, so kung meron ka nun, meron ka ng 2 na points. Ngayon, pag meron ka ng individual development plan, yung unang individual development plan po, yung nakalagay pa yung mga weaknesses mo, meron ka ng 3 na score. Kapag nakapag mid-year review form na kayo, meron ka ng 3 na score. At kung meron ka ng updated IPCRF development plan from phase 2, then meron kang number 4. Ano yung pinagkaiba ng number 2 sa number 4? Yung number 4 po, it's still an individual development plan, pero meron na siyang remarks. Ano na yung mga na-attendan mong ang professional development para ma-achieve mo yung mga weaknesses mo sa individual development plan? Ganun siya, updated na siya. Meron na siyang remarks sa dulo. I attended this training, blah, 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 nakalagay na siya doon. So yun yung updated IPCRF development plan. So sa timeliness at saka efficiency, sa efficiency, kailangan masubmit mo tong 4 na to para makakuha ka ng 5. So kailangan mo tong 4 na to talaga.
And sa timeliness naman, nagawa mo ba siya on time? O yung certification from the ICT at saka yung IPCR development plan, dapat po February nung na-accomplish siya. Yung mid-year review form, dapat April 30, meron na kayong mid-year review form because that is the adjusted timeline. And meron na dapat kayong updated IPCRF development plan 1 month after graduation ng mga bata. So yun yung timeline natin. So nagiging timely yan kung yung apat na yon nagawa mo on time. Pag yung tatlo lang, 4 ka lang. Pag yung dalawa lang, 3 ka lang. Pag yung isa lang, 2 ka lang. So ganun po siya. And then number 15, ito na po yung ano, plus factor na po, perform various related activities and contribute to the teaching learning process. The following. Pero dapat po across all quarters yan ah. Member ka ba ng committee sa school? Ano ba yung mga committee na to? Yung ESIP po, if you are aware of it, meron kayong mga committee doon. Like for example, yung your project and reading. Member ka ba sa isa sa mga program ng school? Chairman ka ba? Member ka ba? Then you are part of the committee. Child Protection Committee, for example. Okay? Tapos kung kasama ka sa LR committee din ng school. And then nagsulat ka ba ng module? This year po ito ah. Tapos naging resource speaker ka ba? Sa labas ng school? Ay hindi. Oo. School initiated, pwede rin pala. Naging speaker ka ba sa school, region, SDO, or TV radio-based instruction, that's one. And then, nagsulat ka ba ng libro? Yung advisorship, kung meron kang advisor, ay kung advisor ka ngayon, that's one point. Kung meron kang coordinatorship, that's another point. So, halimbawa, ikaw yung coordinator ng science, ng math, ng English. And then participation in demonstration teaching, nag-research ka. Sa mga master teacher, kung nag-mentor ka ng pre-service in-service teachers, and conducted research within the rating period, pwede po yan. Tapos tingnan nyo dito, oh. Perform at least one related activity work beyond the school community learning center, as evidenced by the submitted MOB. Ibig sabihin, makaka-5 ka lang sa quality kung outside your school mo ginawa yon. Beyond. So for example, nag-speak ka sa DO, that's beyond. So magpo-fall yun sa 5. And then magiging, kapag ka within the school, 4 lang yun sa quality. Pag within the department, like English department, 3 lang yun. Pag unsatisfactory, 2 lang yun. And then sa efficiency naman, submitted MOV that details the achieved positive contribution to the teaching learning process as evidenced by the annotation provided. So kailangan may annotation po yan. Yung annotation, notes nyo yun. Paano pinapakita nung evidence na yon yung positive contribution in the teaching learning process. And then sa timeliness naman, 4 quarters. So 4 na proof ang ipapakita nyo dyan across all quarters. Ipili na lang po kayo. Ma'am, I think that's the last objective for teacher 1 to 3. Sir, man. Sir, lumabas sandali si Ma'am Tech. Sige po. Meron po kayong tanong, by the way. Daan na, pwede na daw pasadaan yung sa master teacher, sir. Okay. Pasadaan na natin sa MT. Yun pong sa master teacher, ma'am, mabilisan lang natin siyang itatackle, ne? Pero I will provide you, kasi tapos ko na yung akin, so I will try to provide you yung mga kailangan ninyong formats. Medyo inihingan lang. Saglit lang. Mabilis lang to. Ma'am, sa number 1, COT lang ang kailangan nyo dito pero with attendance po ng mga kasama nyo, yung hawak nyo teacher. Model effective application of content knowledge within and across. So same thing lang din,
dun sa proficient teacher, pero dapat you are more on modeling. And then, ito po, evaluated with colleagues the effectiveness of teaching strategy that promote learner achievement in literacy and numeracy. Ma'am, kung gusto nyo makakuha ng points dito, kailangan nyo po ng PMCF. Ang PMCF po, ito po yung performance monitoring and coaching form na pinipirmahan ng mga teacher. For example, meron po tayong iba't ibang klase ng mentoring and coaching form. Ipakita ko lang para minsan na yung discussion ko. Objective number 2 yan. Ito siya. Objective number 2, tingnan nyo to, ma'am. Ang first quarter, ito yung PMCF ko sa mga kasama ko. Ayan siya. So, bawat teacher po ito. For example, si Ma'am Sally, in September 2, yung critical incidence is there are identified students who fell under non-reader and frustration level in the result of profiling in reading. Kasi numeracy and literacy yun, di ba? And then ang output, reporting of honest and accurate result of learner's reading level. And then, ang impact niya could appropriately address learners' needs based on the result of the reading assessment. And then, signature ng teacher. Yung mga critical incident about doon sa objective na yon, bawat teacher po gagawan siya. So, ayan yung PMCF na tinatawag natin. So, ako, meron akong 9 teachers na hawak doon. So, lahat sila, meron silang PMCF na ina-update ko every time na may critical incident about reading and numeracy, nilalagay ko sila dyan. Tapos pinapapirma ko sila. Ganun po siya. Yung PMCF. Bibigyan ko kayo ng copy niya. Pero, sir, nandito na ako, ba? May pinirmahan lang ako. Ginagamit na naman na nila yan. Ang inaano ko lang, yung ma-size na mabuti, yung mga critical incidents. Yung lang yung okay. Think another PMCF. Another ma'am. Tulad nito, ma'am, ang ano natin dito, ang objective natin, di ba? Evaluated with colleagues' effectiveness of teaching strategies that promote learner achievement in literacy and numeracy. So kung mapapansin natin dito sa aking dito sa aking PMCF, meron ako dito on October 21, 2023, for example, kay Ma'am Elsa Manalo. Ang critical incidence is the use of ICT in teaching reading and numeracy must be maximized and enhanced. Kasi nakita ko, hindi nila ginagamit yon yung ICT sa pagtuturo ng pagbabasa. And then, ang kanyang output is the present reading materials do not fully capture the interest of the learners. So anong naging impact? Less motivated learners during remedial instruction. That's the critical incident. So ngayon, meron dito on October 12, ay ito, on October 28, the teacher lacks resources such as worksheets in addressing numeracy gaps. It was suggested to utilize open source worksheet from k5learning.com. So worksheets are effective items to improve skill sets in mathematics. So nagkaroon kami ng provision of varied activities to learners. So ayan po siya. Lahat ng critical incidents about reading nandito siya. Ayan, alimbawa September 9, the teacher attended lab session in the utilization of assessment data to inform the modification of remedial instruction in literacy and numeracy. So ang naging output, provision of appropriate reading materials to learners based on their reading and numeracy needs. Ang impact niya sa job responsive and efficient reading instruction. So pipirma yung teacher dyan. Yun po. PMCF dito, ma'am, sa number 2. Number 3, COT pa rin po yan. Pero may attendance ng mga kasama nyo. Pati number 4. And then pati number 5, pati number 6, pati number 7. And then number 8 po, meron dapat kayong lock plan and minutes of lock session. So yung lock plan po, ganito siya. Didiretso na ako dito para hindi tayo mahirapan. Hindi pa ito nalagay dito yung lock plan ko.
Hindi ko siya nalagay dito. Yung may three phases ba yan, Sir Manny? Po? Yung may three phases niya? Opo, ma'am. Hindi ko remember kasi dito po, meron kayong approved black plan, minutes of black session, and performance monitoring and coaching form po ito. Again, monitoring about doon sa learner's feedback to plan, facilitate, and enrich teaching practice. PMCF po ulit ang kailangan nyo dyan. So kahit number 3 lang po ang kailangan nyo dito, yung PMCF. Hindi nyo kailangan yung tatlong yun. Pero syempre, naka-file sa office, dapat yung lock plan. And then number 9 po, ang kailangan nyo dito, again, PMCF po siya. With annotation highlighting the objective. Advice and guided colleagues in selection, organization, development, and use of appropriate teaching and learning resources, including ICT to specific, to address specific learning goals. Ito yung example ko dyan, ma'am, ng PMCF sa 9. Tingnan natin. Objective number 9, meron na ba akong PMCF? Wala pa. Objective number 8, first quarter. Ito po yung kanina pala, yung learning action cell na na-approve with minutes of meeting. Ayan po siya, yung number 8. Nakalagay na po siya. Session guide nga, sir, paki-ano kami. Baka mamaya kasi iba yung session guide na ginagamit namin. I see po. Same kasi yung amin. Ma'am Joselle, pakitignan mo ba kung pareho din tayo na, no? Kasi ito po yung session guide namin. Yeah. Pagkala tignan namin, sir, ipattern namin sa ginagamit namin. You know, ano lang dito, sir, kasi siyempre ang sa mga master teacher, papalikyan kay SDS and ASDS. Ito ang textbook ko kasi kaya lang, kaya gusto ko rin ma-expose sila dito yung mga teachers natin. Although siyempre ang critical dyan, yung pinaka-outstanding. Ayoko naman sabihin huwag sila mag-outstanding. Ang gusto ko talaga, mag-outstanding sila at matundan nila kung ano talaga nga hanapin pagdating sa pirmahan ni SDS. Ma'am, if ever isend ko na lang to. Yes, sir. Thank you po. Tapos ma'am, dito sa session proper, may key points, may highlights na nakalagay. Ganyan po siya. Para incomplete yung kanilang session guide dyan. Hindi ko nababasa kasi yan. Kasi hindi ko na talaga nakaharap nila bigyan sila ng complete tanong sa base sa RPMS. Hindi na ayun dun sa, ano, defensor na natin dun sa LACT IT? 36 na yan? Oo. Hindi ko na lalo sa akuan nila yon. Pero may nahiraman akong copy, akala ko yung galing ng DO, kaya binigay ko sa kanila, pinapattern ko. Para pa ma'am, dun sa PMCF, minsan pwedeng collegial discussion po yung gagawin ni Master Teacher. Halimbawa, nagkaroon kayo ng exam. This is, dun sa assessment data ito, I think objective number 8 ito. Halimbawa, peer collegial discussion, inipon niya yung mga teachers. Tapos, the teacher discussed the results of the first quarter examination by presenting the test results and actual MPS of the class. So, ano yung naging output? Modification of teaching practices to improve the academic performance of the learners and build good study habits and close supervision. So, ano yung impact nun? Nagkaroon tayo ng reflective practice dun sa result na nakukuha natin sa mga bata. Or, pwede kayong magkaroon ng learning walk. Ang learning walk po, for example, si teacher 1 to 3, nahihirapan siyang i-handle yung behavior ng klase niya. Pupunta siya ngayon kay master teacher. Ma'am, pwede ba akong mag-learning walk? I-observe ko kung paano kayo nag-handle ng behavior ng mga bata. Yes, pwede po yun. Pwedeng pumunta si teacher 1 to 3 kay master teacher at mag-ask kayo ng supervision sa kanila through learning walk. Kayo ang pupunta sa classroom at i-observe niyo yung practices ni Master Teacher para magaya ninyo. Ganun po siya. Ako naman, yung yan yung collegial, ano, inano ko siya sa focus group discussion. Tapos, sabi ko, yun nga, yung ano ba yung best practice pag ang bata ganito? Hindi, parang nag-fall naman siya sa learning walk. Okay. So, sa focus group discussion, na not every time lahat ang ginagawa natin. Yes, ma'am. Kasi sa problema ng yung bata.
tapos ikaw walang binagawa mo, pag ganyan ang problema mo, yung bang, para at least lahat sila nagagaan na ano, dahil naririnig, eh, pareho pala kami ng problema, mga ganon. Para sa learning walk yun, ano? Opo. Dapat ma mag-appear yan sa PMCF ng mga master teachers. Dahil mag-appear yan. Sesendan ko rin sila, ma'am, ng sample nito. Ang medyo challenge siya lang, ma'am, sa MT. Ang dami po niyang PMCF. Siyempre, parang wala rin, eh. Dito, kapag-aakat lang. So, bagay, ikaw nun, mag-isa ka lang, di ba, sir? Opo. Nine teachers, ma'am. Oo. Tapos sila, partner dyan. Sige po. Ako po na ko. Bilisan mo. Come one minute. Number 10 po, work collaboratively with colleagues to review the design, selection, ay we're done with this, PMCF. 11 naman po, interpreted collaboratively monitoring and evaluation in strategies of attainment data to support learner progress and achievement. Ma'am, ito yung kaninang pinakita kong PMCF sa inyo about assessment. Tulad nung regional mid-year assessment, dapat po may PMCF kayo dun sa mga teachers. Bago nag-start yung diagnostic exam, during the diagnostic and after, meron dapat kayong FGD dun sa result. Pinag-usapan nyo siya. Yung MPS ng mga score, ano yung ibig sabihin ng mga yon? Tumaas ba yung mga bata nung nagkaroon tayo ng regional mid-year kumpara sa diagnostic? So dapat po may PMCF din ng mga teachers, yung mga master teachers. And then, applied skills in the effective communication of learner needs, progress, and achievement. Kamukha lang po ito nung 1 to 3. Test results ng mga bata, attendance sheet ng minutes of meeting, dialogue with the parents, ganyan. So same lang po ito. And then, 13. Ito po yung ano, manifested a learner-centered teaching philosophy in various aspects. Colleagues, in enhancing own learner-centered teaching philosophy. Ito po yung sinasabi ko, ma'am, dapat yung mga, magkaroon kayo ng lab session about teaching philosophy. Na gagawin po ng mga master teachers. Kasi ma'am, yun yung kailangan dito para makagawa din ng objective yung mga, ay para makapag-comply din ng teacher reflection journey yung mga teacher 1 to 3 after the last session. Okay. Philosophies yan, hindi principles na mas malalim sila. Opo, kasi ma'am, sila mismo yung ano, sila mismo yung magkakandak ng last session. Tapos, gagawa din sila ng reflection journey kung paano nila binigay yung ang performance and monitoring sa mga teachers. At ma'am, apat ang gagawin nilang ganito. I think dapat magpapalak sila ng isang beses, ma'am, pero yung monitoring and coaching niya, dapat ma'am, apat na quarter. Tapos magre-reflect po si master teacher doon. Meron siyang mga reflection na naka-attach. Talak ng about philosophy. Yeah. Opo, like, about philosophy of teaching ng mga teachers. Yes, sige po. Alam nila. And then, ma'am, ganun din yung gagawin niya dun sa number 14. Kailangan meron po siyang certification from ICT, IPCRF Development Plan, Performance Monitoring Form. Yung Performance Monitoring Form niyo po, as in, marami ito. Sa MT, sobrang dami. Halos lahat ng objective meron. Imagine kada teacher. Kailangan niyo pong magawa ng ganun. Mid-year review at saka updated IPCRFD. And then 15, ganun din po sa inyo, kung paano yung sa various tasks, kapag nag-serve ka ng OIC, ganyan, nag-facilitator ka, demonstration teacher, member ka ng technical working group, pag nag-observe ka ng klase ng teachers 1 to 3 mula first to fourth, meron ka na dito. Tapos kung nag-assist ka sa school sa hiring committee, then meron ka na rin po dito. Dito sa number 15. Basahin niyo na lang po yung ibang parts na nandito. Siguro I will provide na lang po lahat ng mga na-prepare ko na for my
book, kaya lang po magkaiba talaga tayo ng context sa mga objective na na-prepare ko. So kailangan nyo na lang pong i-context sa mga teachers yun. Kasi sila naman po ang pipirma sa PMCF nyo sa mga teachers. Ganun po yung mangyayari. Kasi po parang ano yun, ano yung na-mentor mo sa teacher? Tapos pipirmahan niya kasi yun. Ito yung reflection journal entry sa mga last session na ginawa namin. Ayan. Ilagay ko na lang po ito lahat sa isang drive. Ating mga template. Ma'am, meron po kayong mga questions? Question, ma'am. Sa PMCF, tama po ba yung ginagawa namin? Basta po na umiikot kami na bumonitor, any date po, for example? Yes po, any date po yun. First quarter po, nakasampu kami, gano'n. Yes po. Kaya lang ma'am, ang problema lang doon, bawat objective, nag-require siya ng PMCF. So ako ma'am, ang ginawa ko, sineparate ko yung mga objective ko, pinagsama-sama ko yung PMCF ko sa assessment, pinagsama-sama ko yung PMCF ko in reading and numeracy, pinagsama-sama ko yung PMCF ko sa teaching philosophy. Or else ma'am, yung buong PMCF niyo, uulit-ulitin niyo siyang isero. Ayan, very good John. Sir, kapag ganun ma'am, ang gawin nyo na lang, halimbawa objective number 2, i-highlight nyo yung mga PMCF under that objective. Ako sir. Ganun na lang po. Ma'am, i-xerox nyo siya and then i-highlight mo siya ng highlighter. So, ito yung mga PMCF under dito sa objective. Pari ko din ako gumatsa ng highlighter ng red. Ito yung sa objective na ganito. Kung yellow. Ganun na lang, ma'am. O, Sir J, kasi yan. Sabi na lang, sir, depende yung highlights. Ay, kaya ang nangyari sa amin yung last year sa IBS na rep natin, pinulit-ulit niya lang pinoto-copy yung... Yeah. Ah, dahil yung na-tax yung for objective? Yes, ma'am. Ah, okay. Kasi bago na mga highlights, sabi nila. Oh, sige, kaya nga tinalo ko yun, para hindi na kayo mawanta. Para pipil mo na lang. Ma'am, yung ibang school naman ang ginagawa, meron ng blankong PMCF lahat ng teacher. So pag dumating si master teacher doon, so yung PMCF kunwari ni Sir Glenn, sa kanya lang lahat yon, parang ganon. Blanco po yung nasusulatan na lang. Ako po kasi per teacher siya eh. Pero it depends po dun sa diskarte ng mga master teacher. Oo, sir, ganon. Nag-prepare din ako. Pinabibigyan ko sila na bahati ng AMCF. Tapos, sir, Manny, verify ko lang. Eh, sa observation, ng class observation, wala bang pwedeng pumasok ng PMCF doon? Ma'am, sa mismong classroom observation, ma'am, COT lang po yung gagamitin natin. Ngayon, ma'am, for example, nakita nyo po si teacher, meron kayong suggestion. So, pwede nyo ilagay yun sa PMCF ninyo during the post-con. Oh, sige. Yun actually, ginaano ko yan. Di ba, magsusulat ka sa observation notes, tapos from your observation notes, magpupunod kayo, lalagay mo sa PMCF. Tama yung, po, tama yung, ma'am. Critical or whatever na. Opo. Mm-hmm. Sir, kung merong mga sub, para lang po magamit at makita na rin ni sub, at na-reclaim na rin siya just in case na ma-hire siya ng public na DepEd. Ma'am, ano po ulit? Hindi na po. Substitute po. Hindi, kung sakali po, para po kasi minomonitor din po kasi namin eh. Si substitute teacher. Hindi na po. Ma'am, hindi nakasama si sub sa sa IPPMC. Pero ma'am, pwede. Ay, hindi ma'am, sub pala siya. Ni akala ko PT. Kung sub siya ma'am, pwede siya talaga kasi kapalit siya nung teacher eh. Para po sana na narinig din po niya at na sasabi mo rin na nagsasuggest ka sa kanya at natitrain na rin po
just in case. Opo. Pwede na po yung pwede. Tama siya, tama. Tama yun. Nakala ko rin ang yung mga practice natin. Sige po, tanong pa po para kung ano, about to end na. About to end ka na, na sir? Opo. May kapag mo tips. O, yan na, na. Pero sir, hindi na po siya pwede i-COT, sir. Although hindi naman niya magagamit. Kapag sub siya, ma'am? Opo. Ma'am, I think, sabi ko nga yung sa pagsi-COT, di ba ma'am, na-emphasize ko kanina, dapat, I think hindi na natin siya kailangan i-require sa mga substitute teachers. Pero kayo ma'am, kung gusto nyo pa rin. Ang purpose lang po ay para lang makita rin kung paano siya. Pwede rin ma'am, pwede rin. Kasi role naman po yun ng master teacher talaga. Lalo na kapag nakita niya na kailangan ng teacher. Actually po, dun sa ibang school, silang po yung pagsi-COT pwedeng magkaroon ng informal observation ang master teacher at principal. Although apat na observation within the year or dalawa, but if you feel, sabi nga ni Ma'am Lou, if you feel na yung teacher kailangan niya ng tulong, pwede siyang puntahan anytime. Kasi ang culture naman na gusto nilang sabihin eh, yung pag-o-observe, hindi naman siya to threaten the teacher, but to help. Ganun naman po siya. Okay, thank you po. Po, sir? Saglit ma'am, tanggalin ko lang yung nag-cook. Tapos ma'am, ambalikan ko lang yung sa PowerPoint po natin na una dito. Ay, yung mga tools, ipakita ko na po yung mga tools, okay lang? Yes po, Juan. Okay. So ito po, ilalagay ko sila sa isang drive para makita nyo na lahat. Meron tayo for highly proficient and proficient teachers. So dito po sa mid-year review form, buksan ko yung sa for proficient teachers. Ma'am, i-allow nyo na lang sila to self-rate, tapos i-validate po ng mga master teachers at kayo. Yes. Para alam nyo din po yung expectation. Halimbawa ma'am, nag-self-rate yung mga teachers dito, syempre dapat may hawak na silang evidence pagka nag-verify kayo. Ayan po, kasi kailangan na nilang mag-self-rate dito ma'am eh. Ito siya. Ang video ma'am. Sir, ang mid-year na yun, attachment siya sa final? Or yes, ma'am, attachment itong mid-year na to ma'am para makakuha sila sa, I think, objective number 13. Kunin namin ang template niya, na, sir? Ma'am, lahat ito ibibigay ko sa ano? Lahat ito ibibigay ko po sa Google Drive. Kailan nila yan sa mga teachers eh. Opo, so ang gagawin dito ng teacher ma'am, ipiprint niya to tapos mag-aano siya magsiself-rate niya siya. And then uupo siya with the master teacher. Halimbawa, nirate niya yung sarili niya na 5, for example. Mag-uusap sila ni master teacher. So, nasan yung evidence mo, sir or ma'am? Tapos kapag pinakita niya, ah, okay, 5 talaga. O ilalagay dito 5. Pero ma'am, ang purpose talaga ng mid-year, kahit hindi pa kompleto yung mga teachers, para alam lang ng teacher kung ano yung hahabulin niya. Yeah. Para alam niya kung ano pa yung kulang at may habol. Pinaka-plan na yung meron, wala lang kami, wala kasi lang next week. May plan na doon. At i-submission natin. Pero kayo, gawin mo na ano. Pero din po ang empty nito, pero ang kausap lang ni master teacher ay ang principal. And then, ito po yung classroom observation tools.
tatlong taon na po ito, ne? So yung drive na yun, tatlong taon yun ang magagamit. Pero ma'am, better paki-download na kaagad kahit yung ICT coordinator lang mamaya kasi baka po mawalan na ng ano yung ating Google. Mawalan tayo ng access sa mga ito. Paki-download na yung lahat mamaya. Store na lang. So ito po yun. Store nyo na lang po. Wait lang, mabuksan ko. COT observation. Wala yung observation. Saglit lang, mama. Ito yung rating sheet. Ito po yung rating sheet naman natin for teacher 1 to 3. Basta nga, be careful lang po dito sa pag-ano natin at pag-check natin dito. Tulad ng sabi ko kanina, dapat nung third quarter, wala pong check yung 7, 8, 9. And then ngayong fourth quarter, wala pong check dapat itong 4, 5, 6. So definitely, sa third quarter, ay ang 4, 5, 6 hanggang 9, isang COT lang po ang attachment ko. So, kasi hindi sila observe all throughout. Pero yung 1, 2, 3, tig dalawang COT po yung attachment ng mga yan. Wala lahat rating buong math. Hindi lang. And then ma'am, I also understand na marami kayong teacher. Ilan po yung teachers? 64. Just in case po ne, just in case lang na hindi matuloy yung ano, hindi lahat makapag-observe po or hindi lahat ma-observe. Kami po pag ganon at naghahabol kami ng time, nag-aalat kami ng isang araw ng lock session na kung saan ma'am yung teacher, yung prepare niyang demo, ipipresent niya during a lock session. Lock po, hindi, hindi po kayo makahabol lahat. Dapat lahat po makapag-present. Nasa option yun, di ba? Yeah. Okay, nasa option yun kung hindi niyo po matapos yung inyong class observation. Kasi sobrang busy, for example. And then yung pipirma. Last na lang po ito, yung pipirma. Para hindi tayo malito. Yeah. Ito po siya. Bali po sa inyo dahil may master teacher po kayo. Ang rater niyo ng mga master teacher ay si Ma'am Bermudo po. Tapos Division Superintendent po ang approving authority ninyo. And then yung mga teachers, ang master teacher po ang rating, ang rater nyo, at si Ma'am Bermudo naman po ang approving authority. Yun lang po. Ma'am, I think that ends. Pero kung may tanong pa po sila, I will entertain. Nako, okay na sila. Okay na okay. Ang sagot, okay na okay. And we understand, of course, na siyempre naman, baka mamaya nakahiga ka pa dyan at nag-discuss. Iyang-iyang nga talaga kami sa'yo. Pero ikaw pang gumawa ng ganitong time para lang ma-accommodate kami for the second request ko kasi kay Sir. Kasi ayokong hindi kita makita at hindi po kami makausap bago pa. Okay. So, Sir Manny, thank you so much. Yes. More than words, and alam mo naman, ang pasasalamat ko sa iyo ay katulad ng pasasalamat nila na talagang you offer dedicated the time na maturuan ninyo kami. O ayaw namin sabihin, alam na namin yan. Ang gusto namin siyempre, yung benchmark na galing sa iyo, matututunan namin ang mga practices mo. And gusto ko rin makilala ka nila bilang isang pinaka-generous na teacher, naka-partner natin, na anuman ang alam mo, pinapaalam mo rin sa iba. Hindi na rin kita bibigyan ng certificate dahil marami ng certificate, apaw-apaw. Basta more than words, we are thankful.
Sir Manny, para naman marinig ka niya, no? Ito na si Sir Manny, ang ating head teacher, tapos mamaya si Sir Romy. Thank you, sir. Kasi kahit alam na namin yun, pero syempre, may iba pa kami nakuhang technique kung paano ito irarun sa mga teachers as master teachers namin. Marami kaming inputs na nakuha, especially yung how we will be rating our teacher using the rubric na pinresent niyo sa amin. Siguro nga, kailangan naming balikan ulit yung mga teachers namin para ipaintindi sa kanila yung rubric na in-explain natin kanina. So, thank you for that po. Rami. Sir Rami, assistant principal natin, Sir Manny. Thank you, Sir Manny. Dapat i-share muna yung expertise sa amin. At least kahit paano naman, naliwanagan kami, no? Kasi may mga queries din kami, kaya sabi nga ni Madam, invite siya ng speaker na gaya mo. At least, sir, nakuha namin. Thank you very much. Kasi the purpose here is bago nila sa akin, natutunan na nila sa'yo. Kung meron man akong ituro sa kanila, hindi ka kompleto at comprehensive ng discussion mo. At palagi po sinasabi nga, yun nga, sa pag-re-rate, talagang yung rubrics at saka yung practice kailangan din ito doon. Pero yung ko sabihin na this time na nandito ako, naging very strict tayo, kundi kasi 3 years yan, para sila mismo, masanay na sila ngayon kung paano ba nila ikakandak ang vote at ang pag-re-rate. Yun ang purpose ko kasi. Okay? Thank you. And God bless you. Sana tayo mag-text mate. Okay. Sige po. Ma'am, permission to leave po the platform. Thank you, guys. Bye-bye po. Sir, pasen na lang ng link ng drive sa chat sige mo po. Na lang sige sa messenger. Thank you. Okay. Bye-bye, so, sir. Actually, ako, umiligi ng pamaling, may napagandaan ng merienda. Although, in the afternoon kanina, habang nagpakain, sana nagpaburin.